Una sa lahat, Ma'am Girly Kahilig, ang yes, aming pong taus-pusong pakikiramay po sa pamilya po ninyo. Ma'am, baka maaari niyo pong maikwento sa amin kung ano po ang nangyari kay Ma'am Johnny Clear po noong February 12 po. Yun nga po, yung February 12 po, na umalis po siya ng bahay, sabi ng mga kapatid ko, kasi po, ano po yun, day off niya po yun, naglalaba po siya. Nung ano pa yun, nung umaga pa po yun, na nandun din po ako mismo sa bahay, naglalaba yung ate ko. Tapos nung 11 po, nang 11 a.m. po, nagsabi pa po yung ate ko noon na sa akin na sabay daw kami papasok ng ano, ng papuntang bayan po kasi may pasok po ako. So bali yung kapatid ko po na ate, pupunta po siya sa ano sana, Avon. Yun, tapos sabi ko, hindi na pwede po kasi late na po ako, 11:30 po kasi yung pasok ko noon. Pagkatapos po, yung umalis na ako ng bahay, tapos nung pagkahapon daw po, yung ate ko umalis, kwento nung kapatid ko po na kasama din namin sa bahay dun sa boarding house po, na yung ate ko nga po umalis, tapos nag-grocery nga, tapos bumalik ng bahay, mga bandang ano na po yun, 4 ata ng hapon, na yun nga, nagpaalam sa kapatid ko na magluluto daw siya sa kabilang bahay po, na doon sa kinakasama niyang si ano po, Rosalier Lanon or mas kilalang RJ po. Asan nga ulit nung ano dito, yung pumatay, no? Asan na siya ngayon? Nasa ano na po siya, sa police station po ng Antipolo Rizal po. Nakakulong na? Yes. Sumuko? Mismo doon po sa binangonan po, na doon nalaman na siya nga, inamin niya. Ah, okay. So may pag-aamin na naganap, no? At least, kumbaga, case closed na yan, si Ari, no? Sir, yes, po. Nandyan na raw po sa inyo yung suspect dito sa pagpatay kay si Johnny Clear Kahilig? Yes po, ano, naisampahan po na natin siya ng complaint na murder sa prosecutor's office nung nakarang araw po. Okay, at ang sabi po sa akin ng kanyang kapatid ay inamin naman po niya yung nangyari dito. Tama po, no? Yes po, inamin naman po niya sa harap po ng isang lawyer po yung nakuha na natin siya ng... Okay, so he was assisted naman by counsel nung inamin niya yung extrajudicial confession na tinatawag. Opo. Colonel, ano po ba yung rason daw? No? Na-mention po ba ng ating akusado kung ano daw yung rason bakit niya nagawa itong karumal-dumal na pangyayari? Yes po. During po sa mga interview niya sa ating pong mga investigators, napag-alaman niya na nung during the art of questioning, ay nailahad niya na dahil sa sobrang selos, kaya niya nasaktan yung kanyang kinakasama at sinakal or nasakal. Colonel, ano po yung ginamit po na pangsakal po sa biktima? Actually, kamay niya lang yung ginamit niya na kaming link siya dun sa statement. Colonel, no, it's a case closed kasi we got in an extrajudicial confession straight from the accused. And yes po, at maliban po doon, no, pinrasis pa rin natin yung crime scene upang makakalapag po tayo ng ibang ebidensya na directly na mag-i-involve sa kanya, na kahit naman if ever na mabago yung mood niya or kon niya is meron pa rin tayong mga ebidensya na siya pa rin po ang tinuturo doon sa pagkamatay po ng kanyang kinakasama. Okay, well that's good po, no? So at least later on we are prepared even if may mangyaring pagbabawi ng kanyang statement, at least our police, Shari, nagawa naman nila yung trabaho nila. They have prepared pa rin yung investigation, yes, and the po, evidence. Yes, that's good po, ha, Colonel Ryan Manungdo? Yes po. Pinrasis po natin yung sasakyan na kanyang ginamit, yung CCTV na nakita na sinakay niya or habang bumabiyahe siya, at pati yung crime scene mismo is na-process natin. Although nalinis niya na, nakatagpo or nag-solve pa rin ang ating Rizal forensic unit po natin. Do we also have mga witnesses dyan, Colonel? Meron tayong mga witnesses, yung tumitistigo lang doon sa conflict ng kwento nung suspect. So okay. Like yung kapatid ng biktima, so iba yung kwento ni suspect before. Yung during the investigation, in conflict doon sa statement ng kanyang kapatid ng biktima. At least, no, we got everything covered po, ha? Colonel, yes, po, just yes, po. In case nabawiin niya yung nangyaring pag-aamin,
ang ating pong kapulisan, our prosecutors are still prepared, no, to prove that he is really ang gumawa ng itong karumal-dumal na krimen. Okay. So Yes po. Kami ay nakikiramay nga po, no. Asan na po ngayon, no? Kamusta na yung nakaburol pa ba ang ating victim nga dito? Po yung ate ko po, nakaburol pa po, sabi ng onan. Tapos nagaan pa po kami, yun nga, yung pinunta ko po kasi dito yung sana po matulungan yung ate ko na kasi gusto po ng parents ko talaga na may uwi siya sa probinsya po. Saan po yung probinsya? Bacolod po, Negros Occidental. Bacolod, no? So kailangan yan ilipad from kung sa, mula pa sa Binangonan. Yes po. Okay. So ayun, siya rin lumapit po sa atin yung sister ng ating biktima, humihingi ng assistance. Okay? Yes po. Para madala na. Doon na siya balak ilibing, no, sa may Bacolod. Sige, siya rin, asikasuhin po natin to, ang RTIA, mm-hmm. Okay, kay Senator Raffy Tulfo at ang ACCIS party list po, no, sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ay handang tumulong. Sir Canlas, magandang hapon. Ito po, no, lumapit po sa amin yung kapatid ng biktima po, no, sa nangyaring pagpatay. At ang humihingi ng tulong na sana madala na po sa pabalik sa Bacolod yung labi po ng kanilang kapatid. Sir, of course, no, ang RTIA at ang ACCIS party list will be helping. Okay, tutulong po kami. Pero mayroon din po ba sana, no, at least some kind of assistance from the CSWD? Yes sir. Actually, kahapon po, kausap ko na rin po si Mayor Jerry Rojas ng Murcia, Negros Occidental. At kausap ko rin po yung opisyal nila. At lumapit din po sa atin, sir, para matulungan na maibiyahe pabalik ng Negros yung kadaver po ni Johnny Clear. Pinapaalam lang po namin, kanina kausap din po namin yung isa po sa mga kapatid ni Johnny Clear na si Rizel. Pinuprosa po natin yung assistance, sir, yung kailangan po nila na babayaran sa funeraryo na worth 75,000 kasama po yung ticket pabalik po ng para may biyahe po sa San Negros ay sasagutin na po ni Mayor June, kaya makukover na po yung buong babayaran sa funeral. Ayan, napakagandang balita po yan, no, Sir Canlas, no? Naririnig po tayo nung kapatid po ni Johnny Clear. Shari, ang laking tulong niya, no? Talaga naman lumapit sa atin itong si Girlie. Nagkaroon tayo ng coordination at nakita nyo naman po, no? So umaksyon ang CSWD Antipolo. Dagdag ko lang, sir, kausap din po namin ang office po ni Mayor Rojas ng San Negros sa Murcia. Pagdating po sa may airport po, sila naman po ang susundo. At may kausap na rin po silang funeral service po dun sa Negros Occidental para naman po sa pag-assist po doon sa kay Johnny Clear pagdating po doon sa Murcia. Maraming salamat po, Mr. Freshan Canlas, ang head po ng ating CSWD Antipolo City Rizal. Ma'am Girlie, kung ano man po ang iba pang kailangan po na tulong po ng inyong pamilya, nandito po ang ACCIS and also syempre ang Raffy Tulfo in Action para po magbigay po ng iba pang tulong na kailangan po ninyo pauwi po ng Bacolod. Sabihan niyo po kami, ma'am. Yes. Okay? Sige po. Ma'am Girlie, no? Yes. Ayan po, narinig niyo naman po yung dagsa ng tulong na ibibigay po, no, sa inyo. Baka po gusto niyo pong, ano pong magiging mensahe niyo, no? Yun po, yung magiging mensahe ko lang po sa lahat po na mga tao po na handang tumulong po sa amin. Maraming salamat po. Especially po kay Senator Raffy Tulfo po in Action, as in napakalaking tulong po talaga na pumunta kami dito, hindi nasayang yung pagpunta namin kasi nga in Action nga talaga po sila. So yun po. Colonel Ryan? Yes po. Kung meron pa pong ibang katanungan po yung pamilya po ng biktima, maaari naman po silang kumonsulta din po sa inyo, no, Colonel? Ah, yes po, no? Open po, no? Bukas po ang ating impilan ng polisya sa Antipolo upang kanila pong malapitan sa anumpat ng mga issue or katanungan na maaari nilang ipalinaw po sa amin. Maraming salamat po, Colonel Ryan Manongdo, ang Chief of Police po ng Antipolo Rizal. Maraming salamat. Ma'am, gayon din po, kung ano man po yung kailangan nyo po, pinansyal, andito po ang Raffy Tulfo in Action and ang ACCIS party list po, ma'am. Ha? Sabihan nyo lang po kami, and again po, ang aming pong taus-pusong pakikirami po sa nangyari po kay Ma'am Honey Clear. Tama po ba, ma'am?
kahilig. May anak po ba siya, ma'am? Meron po, dalawa. Nasaan po yung mga bata? Nasa amin po. Dito rin sa kinakasama niyang to? Opo. Asan na ngayon mga bata? Doon po sa ano, binangonan din po doon sa VMS po. I mean, sino po yung mga kasama, yung mga lola na? Kapatid ko po na kapatid, lalaki. Kapatid nyo rin, no? Ayun, no? Siyempre, yung namatay yung nanay tapos yung tatay ngayon is nakakulong. Siguro, sabihan nyo rin po kami ha, dito sa RTIS at sa AXIIS, just in case no, yung mga bata kailangan, especially yung mga psychological help assistance. No? Ang dami po namin tinutulungan patungkol po dyan, lalo na sa mga bata po. Ha? Nanay Dolores, oo. Una po sa lahat, nanay, kami po ay taus-pusong nakikiramay sa pagkawala po ng inyong anak po na si Honey Clear. Nanay, ang tanggapan po ni Senator Raffy Tulfo and ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ay handa pong tumulong sa inyong pamilya kung meron pa po kayong kailangan na tulong pinansyal. Nandito po ang tanggapan po nila Senator Raffy Tulfo, nanay. Kailangan ko lang po makauwi yung mga anak ko. Andun sila sa Manila. Opo, opo. Ano pa po ba ang kailangan nyo pa po, Nanay Dolores? Pang masahe nila, pauwi dito. Yes po, Nanay. May mga tutulong na rin na po, Nanay. And tayo naman din po. Kami po dito sa tanggapan ni Senator Tulfo ay sasagot po sa kung ano man po yung mga kailangan pa po nating gawin para po makauwi na po ng Bacolod. Kahit po yung mga apo po ninyo, Nanay, pamasahihan na po namin pauwi po ng Bacolod. Yung anak po ni Honey Clear. Salamat po. Tatay, na-mention ko po kay Nanay Dolores, no? Ang tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo and ni Senator Raffy Tulfo po ay handa pong tumulong kung ano man po ang kailangan po ng inyong pamilya. Sige. Yung gusto lang namin kung matulungan ko sa pagbigay ng ano ng hostesya sa anak ko at saka ano yung financial tulong kasi mahirap lang kami dito sa Bacolod eh. Kanina po sir, no, nakausap po namin yung Chief of Police ng Antipolo Rizal at nagbigay po siya ng update na isampa na po yung kaso at ang ating pong suspect ay akusado po dito ay nakakulong na. Siya po ay nag-execute ng extrajudicial confession. Okay, mapapabilis po yung pagbibigay ng hustisya po sa, para sa inyong anak. Maraming salamat po. Ayun po, sir. Ano eh, yung anak ko mabait talaga yan eh. Tapos sa silos lang patayin yan. Siguro hindi naman dapat yun. Opo, tatay. May naisa lang po kayong imensahe doon po kay Roselier Santos. Ito po yung... akusado. Mayroon po. Sige po, tatay. Go ahead. Hindi. Ba't nagawa mo yun sa anak namin? Nandyan kami. Sabi mo, mahal mo sa ano eh, nung ilang buwan na nakauwi kami dito sa Bacolod. Ba't nangyari yun? Anong kasalanan ng anak ko? Sana... pinalo mo malang, huwag mo nang pinatay para maalagaan yung dalawa niyong anak. Kahit wala kang trabaho, nag-overtime pang anak ko, tapos pag uwi, utusan mo pa na magluto ng merinda mga kasama mo dyan, naglaro ng dark sa inyo. Tapos ba't nangyari yung ganun? Sana konsensyahin kasi ginawa mo sa asawa mo. And muli po, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po, tatay. Salamat po at magandang hapon po. Maraming salamat din po.